ilang taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato! Tangina. Ayan, isang magandang araw muli sa inyo mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito mga kababayan ay magbibigay lang po tayo ng update kung ano po ang nangyayari na po ngayon at nagaganap sa ating bansa. Particular na nga po dito sa laban ng ating mga ILABAN lawyers at ito nga po si General DG Director General Gerald Kitalig Bantag. As of the moment mga kababayan ay sumugod na po ang kampo at ang team ng ILABAN sa pangunguna nga po ni Attorney Rocky Balisong dyan nga po sa Muntinlupa at sa Las Piñas. Bago po ang detalye mga kababayan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inaanyayahan ko po kayo na sana po mag-like kayo sa video na to, mag-subscribe na rin po kayo sa hindi pa po nakasubscribe, pakipindot nyo po ang maliit na bell para sa notification ma-update kayo. At pakishare na rin po kung inyong mamarapatin sa inyong mga Facebook. Maraming salamat po. Mag-umpisa na tayo. Ayan nga po mga kababayan, tungkol po dyan sa raffle for a cause na nakapost dyan, yan, picture ni General Bantag, ay sa dulo pa ng video na to ang pagpapaliwanag ng mas malinaw dyan. Punta na po tayo sa ating topic. Mga kababayan, marami po ang nag-aabang dito dahil kahapon nga may upload tayo bago nga itong araw na itong Lunes ngayon. Ang update po ngayon maliwanag mga kababayan ay mayroon pong post si Attorney Rocky Balisong. Ito nga po ay nagpapakita ng isang picture na siya ay at the moment ETM, nandoon na po siya ngayon sa Muntinlupa City. At ito nga po ay ang pagpa-file ng MR or Motion for Reconsideration. Apila nga po nila or MR nga po ito patungkol nga po dyan sa naantala or napipintong paglabas ng warrant of arrest para nga po dito kay General Bantag sa isinampang nga pong kaso na double murder ng napatay na si Percy Lapid at itong isang si Pilya Moore. Mga kababayan, ang atin po dito ngayon na pag-uusapan ay kung ano na po yung update nito mga kababayan. Ano? Bukod po dyan, ito po mayroon po tayong nakitang post kanina ni Attorney Balisong. Tingnan po natin kung ano po ang post niya na ito. Ayan po mga kababayan, Muntinlupa City Hall of Justice. At the moment, ETM po. Ayan na po ano, ang nakasulat dyan. Ready, one of the battleground ready, sabi ni Attorney Rocky Balisong. Patungkol nga po dyan. Ibig kasi sabihin nito, one of the battleground. Ibig kasi sabihin, no, mga kababayan, ay dalawa po kasi ang ifinail sa kanila. Yung isa po ay dyan sa Muntinlupa, yun nga yung PDL na namatay dyan at ibinintang din kay General Bantag. At ito nga pong sa Las Piñas yung isa, ito naman po ay ang pagpatay kay Percy Lapid. Yun po yung sinasabi ni Attorney Rocky Balisong. So nakikita nyo ang ating matikas na abogado, ang isa sa pinakahid ng ILABAN lawyers patungkol nga po dito sa usapin sa laban ni General Bantag. Mga kababayan, ako po ay nagtanong din po ako sa isang abogado na kasama rin po ng ILABAN. Ito nga po si Attorney Eugene Balitang. At ang usapan namin kanina ay babasahin ko lang po. Ayan, ang unang tanong ko sa kanya kanina, sabi ko sa kanila, good luck po sa laban natin dyan. Kasama po kami sa panalangin upang lumabas ang tunay na hustisya. Pakiabot po ng aming solid support kay DJ Bantag. Dito lang kami ng mga vloggers at supporters. Naniniwala kami na inosente si DJ. Ingatan nawa ng Panginoon. Sabi, ayan, nag-heart si Attorney Eugene Balitang. At ang sagot niya sa akin, Rocky just filed our motions to defer issuance of warrant of arrest by the RTCs in Las Piñas in Muntinlupa City. Ayan nga po mga kababayan kung bakit mayroong is yung RTC. Kasi nga po dalawa po itong pinuntahan at pinagpa-filean nila ngayon. Ayan po yan mga kababayan. So ito,
ay kahit papaano nakagkaroon po tayo ngayon ng kapanatagan sapagkat alisto po ang ating abogado sa pangunguna nga po ni Attorney Rocky Balisong. Ayan nga po mga kababayan, maliwanag dyan sa nakikita natin sa picture, ayan po siya, ay matikas na nakatindig dyan at nagpapatunay na talagang handa po sila harapin in a legal battle ang pinaglalaban ni General Bantag. So napakagandang pangitain po ito mga kababayan dahil nga po sa itong si inyong Uncle Calboro mga kababayan ay kung ano-ano ang mga sinasabi patungkol nga po dito kay General Bantag. Kasi hudang papayuhan niya na magtago-tago ka na. Sabi niya parang may pagtuya yung datingan kasi nitong Calborotoy na ito no mga kababayan. Kung ako talaga yung mag-a-analyze sa kanya sinasabi, hindi lang basta siya nagsasabi ng kasi hindi naman niya naiintindihan eh. Ang ibig kasi sabihin ng matago-tago, ibig sabihin long live sa mga nakakaintindi po ng salitang yan no, sa Igorot or Cordillera na region no mga kababayan. Yun po ang pagkakaalam ko at pagkakadinig ko. Na pag sinabi mong matago-tago, ibig sabihin long live or mabuhay ka. At pinapatungkol naman ito parang pag may patuya na sinasabi nitong si Mr. Calboro na dati nga pong abogado at na-disbar nga po ito sa kanyang pagkadalahira din, no? So, anyway, hindi naman yan ang ating topic. Kaya lang, hindi maiwasan mga kababayan kasi nga, bakit siya parang siya yung bida-bida para pangunahan kung ano ang magandang gawin ni General Bantag. Yun po yung may ikukomento ko dyan mga kababayan. So, ibig sabihin nito mga kababayan, nagpapakita po ang legal team ni General Bantag at si General Bantag na nakahanda po sila sa laban po, lalo na po dito sa laban or sa legal battle sa mas maayos, malinis na paraan na pakikipaglaban at in accordance to the law in our country. Ayun nga po mga kababayan, yung ating pinakalitest dyan. Ngayon, kung ako naman po ang mag-ano nito mga kababayan, mayroon pa kasi kami, nag-usap pa kami rito ni Attorney Eugene. Ang usapan namin ay sabi ko sa kanya, kung sakasakali po ba, dahil po dyan mayroon na tayong pinasa, ay maaantala na ba nito yung paglabas ng warrant of arrest? Sabi naman ni Attorney Eugene, well, hopefully, sabi niya. Sabi ko naman, sige, sana po may awa ang Diyos. Loobin nawa na ang ating mga husgado, hindi naman natin sa pinapangunahan, pero sana po makita po nila ang pinakamagandang pagtingin kung ano po talaga ang nararapat sa ganitong sitwasyon. Again, hindi po tayo rito nanguna, hindi po natin pinipre-imp kung ano man po ang magiging desisyon. Tayo po ay malaki ang pagrespeto sa batas ng ating bansa at sa mga namumuno sa atin. Kung kaya't mula dyan kay General Bantag na handa pong magpasakop sa batas, kami man po ng mga vloggers at mga supporters ay naniniwala po kami na makakamtan po ang tunay na hustisya sa malinis, maayos at legal na paraan ng pakikipaglaban. Ayan po yan mga kababayan, ang ating maikling reaksyon at update dito nga po patungkol sa unang araw ng pinakakaabangan natin. Napaka-exciting part na po ito ng yugto or part not yugto, parehas na po yata yun. No? Yugto na po ito ng pakikipaglaban at legal. Ito na po yung official na labanan. Sana po mga kababayan, huwag po sana tayong magsawa. Patuloy tayong manalangin at support natin kay General Bantag dahil kung naniniwala kayo na si General Bantag ay inosente sa pagkakataong ito, ipanalangin natin sa Panginoon na sana po lumabas ang katotohanan at ang tunay na hustisya. Ipanalangin din po natin ang kampo ng mga namatayan na sana po makamtan din nila ang tunay na hustisya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magkita-kita tayo muli hanggang sa sunod na update. Si BMR Channel, punta na po tayo sa paraffle. Ito pong raffle for Akos mga kababayan na ating isinasagawa or ating pong ipinopromote ay may malaking benefits po ito mga kababayan. Ito po ay hindi lang po basta magkakaroon lang po or ginawa ito para magkaroon lang ng basta pera, kundi ito po ay ginawa para po sa ganitong dahilan. Ito pong mga beneficiaries ay mayroon pong 100 ailing patients care of IWI nationwide. Kasi po yung IWI mga kababayan ay isa po siyang foundation at international po yan. Tumutulong po sila sa mga nangangailangan na mga pasyente may mga sakit. Doon po mapupunta ang ilang bahagi dito nga po sa Malilikom mula rito sa Raffle for Akos na to. Pangalawa mga kababayan ay ang Law Students Research
for Ilaban. Yung mga nag-aaral pong mga abogasya or researcher para sa Ilaban, mga kababayan. Kasi kailangan po lahat yan ng mga gastusin paglakad-lakad. Pangatlo, ang Ilaban po, yung mga abogado or legal team ng ating magiting na general, mga kababayan. So maliwanag po yan, mga kababayan, kung saan po pupunta ang kikitain nito. Ano naman po ang isang side pa kung saan mapupunta ang kikitain? Ito naman po, mga kababayan. Pag bumili ka po ng ticket na ito, aside from doon na nga na nakatulong ka sa mga may sakit, mga may mga beneficiaryo na mga may sakit, no? Makakatulong ka. Aside from that, ito naman po, ang ticket po na ito, or should we say slots, hindi po siya ticket na literal, kundi slots. Bakit po slots? Kasi po, 1 to 5,000 lang po yan. Meaning, 5,000 ticket or slot lang po yan, mga kababayan. Pag bumili po kayo ng isa, may chance na po kayong manalo nitong Toyota Fortuner 2023 na automatic transmission. At brand new po yan, mga kababayan. Yan po yata ay nagkakahalaga ng 2.5 million or di ko alam, something nandiyan na siguro, no? Yan po yan, mga kababayan. Plus may 15 pa po na mga Suzuki Skydrive na mga motor. 15 po yan, mga kababayan. So, pag bumili ka po ng isa dyan, napakalaki po ng chance na mapanalunan mo alinman po rito sa napakaraming premyo. Plus, mayroon pa pong mga minor prizes or mga consolation prizes. Ayan, mga kababayan. Maliwanag po yan, ano? Sana po ay makita po ninyo. Ngayon, sa mga nagtatanong po, mga kababayan, kung saan nyo po ito ma-avail, ito po, pakikontak nyo po si Ma'am Virginia Mangawit. Ayan po ang kanyang number. Ayan po, zoom in ko na po, mga kababayan, mga kasulit. GCash Payment, Virginia Mangawit, pakichat, pakitext, paki-add nyo na lang po siya sa Facebook. Pag nakabayad na po kayo rito sa GCash, ay ang gawin nyo po, mga kababayan, mga kasulit, screenshot nyo po. Ngayon, mayroon naman mga bangko, kung bangko po yung pagbabayaran ninyo, andito po sa baba yung BDO account, mayroon pong dollar at peso account. Sana po, mga kababayan, maunawaan po ninyo, sana po maliwanag po ninyong naintindihan itong atin pong ipinaglalaban na si DG Bantag, at ito nga po ay may tinatawag na raffle for a cause. Hindi po ito sa kanya mapupunta lahat, mga kababayan. Nililiwanag lang po natin. Maraming salamat po sa lahat ng tutugon. Yun naman po ay hindi po ito sa pilitan. Kung sino lang po ang may kakayahan. Ngayon po, kung gusto nyo po magtanong tungkol sa akin, i-PM nyo po ako, Rulan PH Channel. Yun sa Facebook ko naman po, mga kababayan. Ayan po, maliwanag po sana yan, mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa raffle drone nito, no, mga kababayan. Sana po, manalo po kayo ng isang Toyota Fortuner. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan. Muli, ito si VMR Channel. Ang nagsasabi po sa inyo, patuloy po tayong manalangin, humingi ng awa at magpasalamat sa Diyos. Pansamantala po, magpapaalam po tayo. At sa muli, magkita-kita tayo kung loloobin, may awa ang Diyos. This is VMR Channel. Once again, maraming salamat po sa Diyos, una sa lahat, at sa inyo na tumatangkilik sa ating channel. Bye-bye po!